ko, Lenlen. Bakit ka nakatahimik dyan? Hindi ka ba masaya sa kanuwento ko? Tatatay ko si Tito Ayla, superhero? Masaya naman ako, Binoy. Buti ka pa nga, kasi may tatay ka na. Ako, nadyan nga si nanay. Pero di naman sila bati ni kuya. Lenlen, kalma ka lang. Magbabati din sila. Katulad ng ginawa nila nanay at tatay. Magbati na sila. Sana nga, Binoy, para pareho na tayong masaya. Bibot, gawin mo yung tinuro ko sa'yo para mapasaya ko si Lenlen. Pasayahin, patawanin, pahalakakin, pangitiin. Master Lenlen, candy ka ba? Bakit? Kasi ang sweet ng mga smile mo. Ang corny mo naman, Bibot. Ayan na ang mga langgam. Dali! Ha? Langgam! 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 Ano mo yung ginagawa, Bibot? Ito talaga, Bibot? Ano ka ba, Bibot? Joke lang. Ay! Ako, Ma'am Josie, tinamaan ka ba? Hindi, hindi, hindi. Ba't may pasaka? Hindi, wala. Nakapag-away ka ba? Wala yan, Ma'am Josie. Wala yan. Lito, huwag ka na magkaila. May problema ba, ha? Wala nga. Lito, hindi naman sa nakikialam ako, pero estudyante ko ang kapatid mo. At pwede makaapekto sa kanya mga nangyayari sa'yo. Hanggat maaari nga, iniiwas kong madamay si Lenlen dito eh. Kaya pinipilit kong itago. Eh, paano mo nga maitatago? Eh, ako nga napansin ko eh. Nagkakagulo kasi kami sa bahay ngayon eh. Hindi ko mapatawad si nanay. Hindi ko makalimutan yung sumama siya sa lalaki niya nun eh. Lito, hindi mo dapat hinuhusgan ang nanay mo. Oo nga't nagkamali siya. Pero ayaw mo ba siyang bigyan ng pagkakataon, ha? Para patunayan sa sarili mo na nagbago na siya. Sobrang laki ng kasalanan niya. Hindi siya karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Lito, grabe ka. Paano kung nangyari sa'yo to, ha? Paano kung ikaw hindi bigyan ng pagkakataon na patunayan yung sarili mo? Paano? Gaya ng ginagawa mo sa'kin? Porkit hardinero lang ako dito, alidlit ng tingin mo sa'kin. Alam mo, Ma'am Josie, dapat minsan sinusunod mo yung mga payo mo eh, no?